Hi guys, ito po ay my clip, short video, pero hindi na natin ipapakita. Basahin natin. Dating PCSO Sandra Cam, aminado na naging kasangkapan sa pagpapakulong o pagkakakulong ni dating Senator Leyla De Lima. Nakita at naranasan ko mismo ang sakit at paghihirap sa kanyang pagkakakulong. Humihingi or humingi na ako ng kapatawaran at pagsisi sa aking pagkakamali. So ayun, ito ay may video ah. So ibig sabihin totoo na pahayag ito ng dating PCSO chairman, Sandra Cam. Totoong pahayag po ito. Okay. Saga ng akin, buti naman. Buti naman alam nyo kung anong hirap ang dinanas ni Senator Leyla De Lima. And take note, yun po ay napagdadaanan niya at nairaraos niya araw-araw. Ang ibig sabihin, naando na sa kailaliman sa Senator De Lima. At ang susunod na gagawin niya, actually talagang nasa baba na siya sa nangyayari sa kanya ngayon. Okay, sa Senator. At alam niyo po, ang susunod na gagawin niya, unti-unti po siyang aangat. Alright? Wala na kasi. Katulad ng madalas kong sabihin, naranasan ko na rin yung sobrang hirap sa buhay na talagang nasa lugmok na tayo. Okay? Naranasan ko na rin yan. So kung naranasan na natin yung ganyang hirap, wala na tayong ibang gagawin or wala na tayong ibang daan kundi umangat ng umangat. Dahil, di ba? Dun ka na eh. So aangat ka na. Ang tanong, sana katulad yung mga katulad nga nitong si Sandra Cam na naging dahilan ng pagdurusa ngayon ni Senator De Lima. Sana yung mga katulad niya na ang iniisip ay lagi silang nasa taas. Sana kung bumaba at malugmok din ang kanyang buhay, sana kayanin nila. 'Di ba? Dahil si Senator De Lima kinakaya. Naandyan siya at lumalaban. Kayo kaya, sana kayo ay kaya nyo ring lumaban. Diba? Dahil ang, or nasanay ang mga katulad na itong si Sandra Cam, na sila ay entitled, na sila ay laging nasa taas. Sigurado tayo, ang mga katulad niya ay bababa rin. Bababa rin po kayo. At uulitin ko hindi nyo kakayanin kung mangyari sa inyo ang dinaranas ni Senator De Lima ngayon. Lesson yan sa buhay natin. Kaya wag nating isipin na tayo habang buhay ay nasa taas. May pagkakataon talaga na kayo ay bababa, na kayo ay mapapailalim. Alright?